Hi guys. So ngayon po guys, 1,010 subscribers na ako. So yung first vlogs ko sa 1,010 na subscribers ko. So ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po lumiit yung thyroid ko. So guys, kung natatandaan nyo po yung last time na nag-vlogs ako na halos nagkakandaiyak ako dahil nga po lumalaki yung thyroid ko. So guys, ngayon po, tuturo ko na po sa inyo kung paano po siya nawala. So, para po doon sa may mga thyroid at mga nag-umpisa pa lang na lumaki yung bukol. So, napakagaling po nung doctor ko guys. So, talagang the best po siya. Sobrang the best. Kasi, sabi ko nga last time, nagkakandaiyak pa ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi nararamdaman ko talaga siya is lumalaki. Pero ngayon po, ayan po, maliit na po siya guys. Sobrang alaki po ng pinagbago, alaki ng improvement. Bago po pala ako magpagamot, bali tatlong doktor po yung napuntahan ko. So marami po akong doktor na pinanggalingan. So nakatatlong doktor po ako. Kasi dun sa una, ipabiopsy agad ako. And then lumipat ako na ibang doktor. So nag-check ako sa ibang doktor kasi nga baka okay naman din sa gamot. Kasi hindi pa ako nakakainom ng gamot din. Biopsy agad yung gagawin sa akin. So, nag-try po ako sa ibang doktor. So, nung nag-second opinion naman po ako guys, so, pinagawa po nila sa akin is a thyroid scan. And then, after that, nung lumabas yung resulta ng thyroid scan ko, ni-required nila ako na kailangan ko raw maoperahan kasi cold nodule ako. So, parang hindi ko rin po matanggap. So, hindi po ako binigyan din ng gamot. Kasi, ang sabi po sa akin, kahit anong dami ng gamot na inumin ko, is hindi po daw to mawawala. So, hindi to liliit o hindi siya mawawala. So, guys, hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. And, nag-another second opinion, third opinion po li ako. Nagana po li ako na ibang doktor. So, yun. Kasi natagpuan ko po si Dr. Federico Cruz sa Taytay Rizal. So, expert na po siya sa pagiging doktor sa thyroid. So, yun. So, after na nag-second opinion po ako, nasa ng doktor ko yung aking ultrasound. And then, after that, nung mabasa po niya yun, so, sinabi niya sa akin na, no need mo naman na operahan. So, guys, sobrang natuwa ako. Sobrang masaya ako kasi sabi nito, kaya pa yan ang gamot. So yun, natuwa ako guys, sobrang thankful ako kasi nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi ang sa akin guys, first time ko palang nagpapagamot, pero nagtataka po ako, ilang doktor na yung napuntahan ko, pero wala pong gamot na nabibigay sa akin, and kailangan opera na guys. Hanggang sa yun, binigyan nga po ako ng doktor ko ng gamot, so naresetahan po ako dahil nga po hypothyroid ako. So, naresetahan po ako ng thyroxyntiodine. So, yun yung po yung naging gamot ko. And then, 100 grams po. Inobserve po ako na uminom ng 100 grams na thyroxyntiodine after 2 months. And then, bumalik ako sa doctor ko. And then, yun, lumiit po siya. Then, nag-change po li ako ng gamot. Inasam po na doc yung gamot ko. And, pero hindi ko po nahiyang yung gamot. Hindi ko po siya nahiyang. So, yun nga, medyo lumaki yung thyroid. So, yun. Inagapan ko po para po maagapan siya at hindi na siya tuloy-tuloy na time na lumalaki yung bukol ko. So, actually nun guys, umiinom na po ako ng maintenance. Umiinom na ako nun ng gamot. Pero, naramdaman ko talaga siya is lumalaki siya. So, ang ininom kong gamot nun is levothyroxine. Dahil hypothyroid ako. So, levothyroxine 150 grams. So, nung time na uminom ako ng gamot, so naramdaman ko po na lumalaki yung thyroid ko. Hindi ako napagtutulog sa gabi. Kasi ramdam na ramdam ko po eh. Ramdam na ramdam ko yung paglaki niya. So, syempre, namumroblema ako kasi ayoko po kasing ma-opera. Ayokong ma-opera kasi mahirap. Bago, lalo ngayon, pandemic. Ang daming pagdadaanan kapag ma-operahan, nandiyan pa yung sa swab test. So, mag-isa ka lang sa ospital, isa lang yung magbabanda. So, ang hirap. So, nung that time po na nagpunta ako sa doktor ko, nagpalot check ako. So, sinabi po ng doktor ko sa akin na kung okay sa akin, i-drain niya ako. Tuturukan niya ako sa leeg para i-drain po niya ako. So,
nag-decide ako na sabi ko sa doctor ko is, kung saan po yung maganda, kung ano yung the best, kung ano po yung mas makakatulong para hindi ako maoperahan is gawin niyo po daw. So, after 1 week, so na-schedule niya po ako para ma-train niya ako at turukan niya ako. So, actually guys, so sabi ko, nakakatakot kasi yung tuturukan sa leg, so sobrang nakakatakot. Ano po, pero lakasan ko yung loob ko kasi kung doon ako gagaling at kung yun naman yung mas better para lumiit yung thyroid ko at maagapan siya para lumiit. So, yun, napalo sa doktor ko. And then, after na ma-drain ako, sakit. Sobrang masakit, guys. Kasi, yung unang turo, na-drain siya. And then, pangalawa is, nilagyan ng gamot. Pinasukan ng gamot yung leg ko. So, after that, continuous yung inom ng gamot ko. And, binabaan na rin po ni Tom's ng gamot ko. So, ginawa na lang po nito 100 grams yung gamot ko. And, continuous. So, guys, paano lumit yung nodule ko, paano lumit yung thyroid ko. So, number one po is, na-drain ako nito, tinurukan niya po ako. And then, after pagkaturok po, so, maintain ko po yung pag-inom ko ng gamot. Every morning, 30 minutes before breakfast, so, kailangan po makainom ako ng medicine. And then, warm water po yung iniinom ko every morning. And after that, after ng treatment na ginawa sa akin ni Doc, so, pinalitan po ni Doc yung gamot ko. So, binabaan po niya yung grams ng gamot. Levothyroxine, Tidine, 100 grams po yung iniinom ko. So, iniinom ko po yun 30 minutes before breakfast. So, kailangan 30 minutes before breakfast. So, iniinom po ako nun. And warm water po yung iniinom ko. Maligam-gam na tubig po yung iniinom ko. And yun, ito po yung resulta. So, sobrang maliit na siya. Sobrang liit. And sobrang magaling po yung doktor ko. So, ang doktor ko po, Dr. Federico Cruz. Napakagaling po niyang doktor. Expert na po siya. Until now, maliit na siya. So, syempre, masaya na. Kasi maliit na. So, yun. And then, required din sa akin ni Doc na everyday morning. So, kailangan naglalakad. So, kaya po yung ginagawa ko, tuwing papasok ako sa trabaho ko, naglalakad na lang po ako. Yun lang po yung tips ko na may bibigay ko po sa inyo. And sana po nagustuhan niyo po. Kung mga bago pa lang na nagkakamero ng nodule, ng thyroid nodule, so, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi po, hanggat maaga, maagapan po siya. And basta po ipagamot lang natin siya, continuous po yung inom natin ng gamot para po mas lumiit po yung thyroid nodule natin. So yun lang po and thank you so much po. So sana po nakatulong po ako sa inyo. And para po sa hindi pa mga nakasubscribe, please subscribe po to my YouTube channel and click the notification bell para po ma-notify ko kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Okay guys, I'm Sel Volante, a simple woman with a simple life. Bye-bye. God bless.